Napakahalaga na magandang edukasyon para sa mga taong mataas ang pangarap. Maraming material na bagay ang pwedeng ipamana sa atin, pero itong bukod nanging mapapakinabangan natin habang buhay at hindi mananakaw ng kahit na sino kailanman. Isang pinagpalang araw po sa inyo mga kabarangay, para sa mga anak na nakakapag-aral dahil iginagapang ng kanilang mga magulang. Napakaswerte ninyo dahil hindi ninyo kailangan pagsabayin ang pag-aaral at pagkayod upang makapagtapos. Magandang makinig kayo sa story na ito ni Miguel, ang taong ginamit ang mga unos na kanyang pinagdaanan para magpunyagi sa buhay. Isang kaabang-abang na storya na naman ang buhay, pag-ibig at pag-asa, kasama ang inyong Papa Dudot sa Barangay Love Story. Dear Papa Dudot, isang pinagpalang araw sa inyo Papa Dudot at sa mga sadyang nakahiligan na ang Barangay Love Stories. Ako po si Miguel, isang probinsyano na dumaan sa maraming obstacle course pero hindi nagpatalo sa mga hamon ng buhay. I decided to send you my story dahil gusto kong ibahagi ang aking mga natutunan sa aking paglalakbay. Malamang sa mga oras na ito, merong isang tao dyan na dumaraan sa rough road na dinaanan ko. Gusto kong malaman ninyo na tulad ko ay makakayanan nyo ring lampasan ang mga pagsubok. Kailangan lang talaga ng tiyaga at pananampalataya sa buong may kapal. I can only go back as far as when I was 4, Papa Dudot. Nakatira kami sa isang malaking bahay sa Dumaguete at may marangyang pamumuhay. Nag-iisang anak lamang ako. Si Mami ay isang full-time housewife habang ang daddy naman ang madalas ay wala sa bahay para magtrabaho. Meron kami noong sariling negosyo, Papa Dudot, kaya naman talagang tutok si daddy. Bilang nag-iisang anak ay buo ang atensyon sa akin ni Mami. Siya ang aking unang naging guro. Tinuruan niya akong magbilang, magbasa at magsulat. Siya na rin ang aking nakakalaro at kami ang madalas na magkasabay kumain. Very late na kasing umuwi ang daddy madalas. Bilang isang bata ay puro magagandang bagay lamang ang nakikita ko sa aking mga magulang. Sa aking pagkakaalam ay mabait ang aking Mami at mahal na mahal siya ng aking daddy. We are a perfect family. Or so I thought. Hindi ko na halos kilala si daddy. Madalas kasi kahit weekend ay hindi namin siya nakakasama ni Mami. May mga gatherings kami na pinupuntahan na wala si daddy. Kaya naman parang sanay na ako na wala si daddy. Hindi ko na siya hinahanap-hanap. Basta nasa tabi lang si Mami ay okay na ako. May mga umagang maga ang mata ni Mami at bilang isang bata ay hindi ko alam ang nangyari pero ramdam kong malungkot ang Mami. Pinipilit niyang maging okay sa harap ko pero ramdam ko Papa Dudot na may kinukubli siyang kalungkutan. When I was 5, nalaman kong magkakaroon na pala ako ng isang babaeng kapatid. Excited na ako noon Papa Dudot. Mararanasan ko na rin ang magkaroon ng isang kapatid. Isang araw, late gumising si Mami. Wala na rin si Daddy. Pumunta na ng opisina. Nabigla ako nang hawakan ko ang braso ni Mami at bigla na lamang itong umaray. Sorry po, Mami. Ano pong problem sa braso mo? May sugat ka? Nag-aalala kong tanong. Wala anak, sige na, kumain na tayo. Sagot ni Mami. Mami, lying is bad. May nakita akong pasa sa arm mo. Ano po nangyari dyan? Makulit kong tanong. Tumama lang ako sa pintuan anak. Sige na, kain na tayo para makapag-aral na tayo. Batamlay na sagot ng aking Mami. Next time po, mag-ingat ka Mami para hindi ka nasasaktan. Tugon ko. Sige anak, sa susunod, mag-iingat talaga si Mami. Isang gabi ay hindi ako makatulog, kaya naman I decided to go out of my room. Paglabas ko ng kwarto ay may narinig akong ingay sa hallway. Patungo iyon sa kwarto ni na Mami at Daddy. Habang dahan-dahan akong papalapit sa ingay ay ganun din ang build up ng kabog sa aking puso. Narinig ko si Daddy like I have never heard him before. Galit na galit siya. I assumed na si Mami ang babaeng umiiyak. Dahil nakabukas ang kanilang pintuan ay hindi ako nahirapan tingnan ang pangyayari sa loob. Timing na pagsilip ko ay siyang sampal ng malakas ni Daddy kay Mami. Nakaupo ang Mami sa floor noon habang patuloy sa pag-iyak. Ang Daddy naman noon ay hindi mawari kung anong tindig ang gagawin. Hindi ko pa alam that time na kapag lasing ka pala, you have the tendency to lose your balance.
Inawakan pa noon ni Daddy sa mukha ang Mommy. Wag na wag mo kong kukwestiyonin sa susunod. Ako ang kumakayod dito. Ako ang tumataguyod sa pamilyang ito. You have no right to question me on where I spend my money or my time. Klaro? Pasigaw na tanong ni Daddy sabay bitaw sa mukha ni Mommy. If not for my family's wealth, wala sa iyo ang negosyong ito. Ikaw lang ang nagpapatakbo. Ako ang namumuhunan. Pasigaw na sagot ni Mommy. Akma nang sasampalin ni Daddy ang Mommy when I rush and hug Mommy. No, Daddy! Sigaw ko. Stop hurting Mommy! Gulat na gulat si Daddy sa aking pagdating. Akma na niya akong sasampalin din na magsalita si Mommy. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Inis na umalis si Daddy ng bahay. Hindi namin alam kung saan siya pupunta, pero ang mahalaga sa akin ay magkasama kami ni Mommy. Ganun pala ang buhay ni Mommy. Akala ko ay buhay Reyna siya sa piling ni Daddy. Maling-mali pala ako. Nagdurusa pala si Mommy sa piling ng aking Daddy. Nang sumunod na araw, Papa Dudut, ay nagtagpong muli ang landas namin ni Daddy. Ayaw ko sana siyang kausapin noon, pero siya ang unang lumapit at nagsalita. Miguel, I am really sorry for what happened last night. Naparami lang nang inom si Daddy, sambit nito. Bilang mag-aanim na taong gulang na bata ay wala na lamang akong nasambit. Niyakap ako ni Daddy at naramdaman ko naman ang kanyang pagsisisi. Sana nga lang ay hindi na maulit ang kanyang ginawa. As a child ay very traumatic yon. Ang isiping napakasaya ng iyong pamilya, pero ang totoo ay hindi pala. At nakita pa mismo ng iyong mga mata. Hindi nagtagal, Papa Dudut, Mommy gave birth to Isabella, ang aking kapatid. Napakasaya ko noon dahil kuya na ako. Meron na akong mga kalaro at aalaga ang kapatid. Pag-uwi sa bahay ni Mommy at Isabella ay naghihintay na si Yaya Nelia. Ang dating katuwang ni Mommy sa pag-aalaga sa akin, na ngayon naman ay magiging katuwang ni Mommy sa pag-aalaga kay Isabella. Naging sobrang fan ako noon kay Isabella. Kaya naman, nalimutan ko na ang gabing nasaksihan ko ang pag-aaway ni Mommy and Daddy. Kung meron mang isang bagay na gusto kong tanggalin noon sa aking alaala, yun ay ang tagpong iyon. Ayon kay Yaya Nelia, normal lamang na mag-aaway ang mag-asawa. Pero hindi lamang basta away iyon, sinaktan ng aking daddy si Mommy na nagdadalang tao. Yon ang hindi ko matanggap. Sa bilis ng panahon ay hindi ko na malayang mag-iisang taon na pala si Isabella. Ingrande ang naging handaan noon para sa kanya. Hindi pa niya na-appreciate ang mga regalo noon, kaya ako ang tuwang-tuwa para sa kanya. Masayahing bata si Isabella. Hindi siya tulad ng isang sanggol na madalas na umiiyak at magsimangot. Kahit na hindi niya kakilala, ngingitian niya. Kaya naman napakaraming nagigiliw sa kanya noon. Isang gabi ay nagising ako sa kaguluhan na narinig ko sa hallway. Dahan-dahan akong sumilip sa pinto at nakita ko naman ang aking mga magulang. Bakit mo ginagawa sa akin to? What have I done to deserve this? Pasigaw na tanong ni Mommy. Hindi ko sinasadya. Anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag ko yung bata? Patanong na sagot ni Daddy. Anong gusto mong maging reaction ko? Matuwa? Okay na ako na nang babae ka? Pero yung nakabuntis ka at gusto mong dalhin dito sa bahay ang bata, sobra-sobra na ata yon. Hindi ko gagawin yan sa mga anak ko. I won't allow you, sagot ni Mommy. Bahala ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bahala na, sagot ng Daddy sabay alis ng bahay. Iyak nang iyak si Mommy, Papa Dudut. Hindi na ako nagpakita sa kanya dahil alam kong hindi niya gugustuhing marinig ko ang pinag-usapan nila ni Daddy. Mananatili na lamang itong lihim ko. Na alam kong magkakaroon ako ng kapatid sa ibang babae. At maaring siya ay tumira kasama namin ni Isabella. I can only hope na mabait siyang bata. Isang weekend, nagising ako ng maaga for an unknown reason. Sumilip ako sa kwarto ni Mommy at Daddy, pero wala noon si Daddy sa kama. Sinilip ko rin si Isabella sa kanyang kwarto na noon ay sinasamahan ni Yaya Nelia. Good morning, Miguel. Ang aga-aga mong nagising nga. Bati ni Yaya Nelia. Is Isabella still sleeping? Tanong ko. Shh! Oo, puyat yan. Nangulit yan kaninang madaling araw. Mamaya pa yan gigising. Maya-maya lang, Papa Dudut, ay nagising na rin si Mommy. During breakfast ay tumunog ang aming telepono.
Hindi ko narinig noon kung sino o ano ang pakay ng tumawag, pero whatever that was, it made mommy rush out of the house at nag-drive ng mabilis. Nang pumunta kami ni na Yaya Nelia sa isang funeraria ay hindi ko alam kung sino ang aming dadalawin. Nagulat ako nang nakita doon si mommy at iba pa naming kamag-anak. Napaiyak si mommy nang makita kami ni Isabella. "Miguel anak, I know matalino ka. Wala na ang daddy mo." Naiiyak na sabi ni mommy. "I don't understand, mommy." Sagot ko. At dahan-dahan akong lumapit sa kabaong. Nakita ko nakahimlay doon si daddy. Nakasuot ng barong at parabang natutulog lang. Bulong-bulong noon na si Tio Nardo ang pumatay kay daddy. Si Tio Nardo ang nakababatang kapatid ni mommy. Gusto kong tanungin si mommy pero lagi siyang tulala. Naroon din ang mga kamag-anak ni daddy pero hindi sila nagpapansina ng partido ni mommy. Isang araw bago pa man mailibing si daddy ay may mga pulis na dumating sa lamay. Pagkatapos nilang mag-usap ni na mommy ay isinama nila ito. Hindi ko maintindihan noon kung bakit papadudot. Walang gustong magpaliwanag sa akin. Nakikita kasi nila akong bilang isang bata pa lamang. Walang maiintindihan sa magulong buhay na meron ng mga nakakatanda. Hindi nagtagal ay inilibing na si daddy. Pag-uwi namin sa bahay ay hinayaan ko munang magpahinga si mommy. Kinaumagahan ay nagtanong na ako kay mommy. "Mommy, ano pong nangyari kay daddy?" Tahasan kong tanong. "Miguel, anak, it is very complicated. Children like you should be spared of the details." Malumanay nitong sagot. "Mommy, I'm already 7. Matanda na po ako. Maintindihan ko na po kung ano man ang dapat kong intindihin." Sagot ko. "O masyado ka nagmamadali sa pagtanda mo. Kapag tumanda ka na, you would wish na sana hindi ka na lang tumanda. You should have stayed as a child. Carefree, happy at walang kamuang-muang sa mga panganib ng totoong mundo." Sagot ni mommy. "Pero karapatan ko pong malaman ang totoo, mommy. Ano ang nangyari kay daddy?" Tumayo na lamang si mommy at bumalik sa kanyang kwarto na walang sinasambit. Nagdaan ng ilang pang mga araw, Papa Dudot. Madalas na umaalis noon si mommy para pumunta sa korte. "Dinidinig kasi ngayon ang kaso laban sa Tio Nardo mo, Miguel." Sabi ni Yaya Nelia nang minsan akong nagtanong, "Bakit pinatay ni Tio si daddy?" "Bakit po, Yaya Nelia?" Makulit kong tanong. "Mami mo lamang ang may karapatang sumagot niyan, Miguel. Siya lang at wala ng iba." Isang gabi ay hindi umuwi si mami sa bahay. Kinaumagahan, kasama sina Yaya Nelia at Isabella ay tumungo kami sa piitan. Doon ko muling nakita si mami. "Miguel anak, I am sorry na hindi muna makakauwi ang mami ha. I need to stay here for a while." Sabi ni mommy. "But why? Bakit po ikaw nandito? Ikaw po ba ang pumatay sa daddy?" "Hindi ko po maintindihan. Paano kami ni Isabella?" Sunod-sunod kong tanong. "Si Yaya Nelia na lang muna ang bahala sa inyo." "Listen Miguel, big changes will come but I know na makakayanan mo. Be strong, makakalabas din dito si mommy. Si Yaya Nelia na ang bahalang mag-explain sa'yo. Pasensya ka na anak ha. Pasensya ka na." Umiiyak na sabi ni mami sabay yakap sa akin. Natakot ako papadudot bilang bata noong sinabi ni mami na big changes will happen. Hindi ko yun naintindihan hanggang sa dumating ang araw na kailangan na naming lisanin ang malaki naming bahay. Si Isabella ay napunta sa isang kapatid ni mami habang ako ay kay Yaya Nelia. Ayon kay Yaya Nelia, isasama daw nila ako sa Maynila. Maraming building doon at mga makukulay na ilaw. "Naku, siguradong matutuwa ka doon," sabi ni Yaya. "Paano po si mami? Sino po ang dadalaw sa kanya?" Tanong ko. "Huwag kang mag-alala. Hindi siya paabayaan ng mga tito at tita mo. Basta ikaw ang ibinili niya sa akin, Miguel." Pagpapatuloy ni Yaya. "Alam kong matalino kang bata. Kaya naman hindi na ako maglilihim pa sa'yo. Hindi magiging madali ang buhay sa Maynila ha. Hindi tayo titira sa magarang bahay na tulad nito. Maingay, mainit, mabaho doon sa ating pupuntahan.
wala tayong ibang matutuluyan kasi wala naman tayong pera kaya kailangan nating magtiyaga. Ang perang binigay ni mami mo, yun ang gagamitin natin. Pagpapaliwanag ni Yaya Nelia. Paano po si Isabella? Tanong ko. Mas makakabuti kay Isabella na dito lang sa Dumaguete mamalagi. May kamag-anak ako sa Maynila. Doon tayo magpapatulong. Sambit ni Yaya Nelia. At kami nga ay naglayag patungong Maynila. Wala akong pagnanais na pumunta ng Maynila dahil masaya ako sa buhay namin sa Dumaguete, Papa Dudot. Kaya naman I am not expecting anything but not so good, na sabi ni Yaya Nelia. Pagdating namin sa Metro Manila ay mas malala pa pala ang aming masasaksihan. Mausok, matraffic at maraming tao. Medyo nahilo ko sa aking mga nakita, Papa Dudot. Kaya naman pagdating namin ni Yaya Nelia sa aming destinasyon ay agad na ako nagpahinga. Kinahapunan, nagising ako sa ingay ng mga sasakyang dumaraan. Maraming jeepney, di hamak na mas marami at mas malalaki kesa sa mga nakikita ko sa Dumaguete. Gising ka na pala, Miguel, sambit ni Yaya Nelia. Gusto mo na bang maghapunan? Tanong niya. Nasaan po tayo, Yaya Nelia? Anong lugar ito? Tanong ko. Nasa Muntinlupa tayo, Miguel, sagot niya. Ano po ang kakainin natin? Tanong ko. Naku, matitikman mo ngayon ang sardinas. Masarap yun. Sandali lang ha, gisahin ko. Sambit ni Nanay Nelia. Maraming beses na akong nakakita ng sardinas sa pamilihan, Papa Dudot. Pero hindi pa ako nakakatikim nito. Ito ang usual na inaalay o ibinibigay namin kapag may mga relief operation. Gusto kong maging positive sa bagong yugto na ito ng aking buhay, kaya naman I look forward to having dinner na sardinas ang ulam. Maingay ang paligid ko, Papa Dudot. Ang totoo nga ay mainit at napakarumi sa labas. Paghain Nanay Nelia ay nagulat kami sa sigawan sa labas. Siyang sumaksak sa asawa ko! Siya! Paghihiyaw ng isang babae sa labas lamang ng aming munting bahay. Lumabas sumandali si Yaya Nelia. Dito ka lang ha, aalamin ko lang kung anong nangyayari. Kumain ka na dyan. Sambit nito. Bumalik sa akin ang mga pangyayaring iniwang ko sa Dumaguete. Ang isang bagay na ayaw ko sanang maalala pa. Ang pagkamatay ni Daddy. Nasaksak si Berto. Kainuman daw niyang nakayari. Unang araw pa lang ito, Miguel. Masanay ka na. Sambit ni Yaya Nelia. Hindi nagtagal ay nag-aral na rin ako sa isang public school, Papa Dudot. Napakarami namin sa isang klase. Hindi rin magkamayaw ang mga guro kung paano pagkakasyahin ang mga libro. Mainit sa classroom at marumi ang CRs. Libre nga kasi ang pag-aaral doon kaya kailangan kong magtiyaga. Si Yaya Nelia na ang tumayo kong ina. Siya ay naglalabada at namamlansya habang ako naman ay nakahanap ng sideline sa bakery. Nagtitinda ng pandesal sa umaga at iba't ibang tinapay naman sa hapon. Noong una ay ayaw akong payagan ni Yaya Nelia dahil alam niyang nagbuhay prinsipe ako sa Dumaguete. Kaya ko po ito, Yaya. Akong bahala. Pangiti kong sabi kay Yaya Nelia. Pagtungtong ko sa high school ay mas dinagdagan ko pa ang aking racket para makatulong kay Yaya Nelia. Naglako na rin ako ng dyaryo at nagtinda ng kakanin na gawa ni Yaya Nelia. Masarap ang mga gawang kakanin ni Yaya Nelia. Kaya naman minsan ay kulang pa ang dala ko sa eskwelahan. Hindi ako nahilig sa barkada, Papa Dudot, pero meron akong piling mga kaibigan. Marami rin akong hinahangaan sa eskwelahan pero hindi pumasok sa isip kong ligawan sila. Gusto kong makapagtapos ng kolehiyo. Gusto kong makabalik kami ni Yaya Nelia sa Dumaguete para makita sina Isabella at Mami. Gusto kong manumbalik ang dati naming pamumuhay. Mismo na ang Mami mo, no? Minsang naitanong ni Yaya Nelia. Opo naman. Kaya nga nagpupursige ako kasi gusto ko pong makabalik tayo ng Dumaguete para makita sina Mami at Isabella. Sagot ko. Ikaw na po ang naging nanay ko. Tama lang naman siguro na tawagin na kitang Nanay Nelia. Tanong ko, ha? Oo naman ako, Miguel, oo naman. Masayang sagot ni Nanay Nelia, sabay yakap sa akin. Hindi ko alam kung dapat kong ipagpasalamat ang naunang pangyayari sa aking buhay, Papa Dudot. Pero one thing is for sure, it made me stronger.
It made me become more mature. Hindi ako nahiyang magtinda ng kakanin sa eskwelahan o kaya naman ay maglako ng dyaryo at pandesal sa umaga. Sayang naman ang pagkagandang lalaki nitong si Miguel, Nelia. Pag-artistahin mo na lang kaya, minsang sabi ni Aling Tire, isa sa aming mababait na kapitbahay. Nako, masyado siyang matalino para mag-artista. Sayang naman ang talino ng anak ko, Tire. Pagyayabang ni Nanay Nelia. Lagi akong nasa first three ng klase, Papa Dudot. Kapag may competition sa labas ay lagi akong pinapadala, kaya naman very proud ang Nanay Nelia sa akin. May mga private schools na rin na nag-offer ng scholarship sa akin pero hindi ko tinatanggap. Alam kong iba ang mundong ginagalawan ng mga estudyanteng naroon kesa sa mundong ginagalawan ko ngayon. May hirapan lamang ako makibagay sa kanila. Okay na ako sa public. Maganda rin naman kasi ang quality of education na nakukuha ko doon. Hindi nagtagal ay graduating na ako from high school, Papa Dudot. May mga iba't ibang scholarship din akong natanggap kaya naman pinapili akong mabuti ni Nanay Nelia. Anak, hindi lahat ang nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Sayang naman, sabi ni Nanay Nelia. Dahil gusto kong maging abogado ay pinili ko ang pamantasan na mas kilala sa larangang ito. Excited na po ako para sa kolehiyo, Nay. Hindi magtatagal ay makakauwi na rin tayo ng Dumaguete. Makikita ko na sina Isabella at Mami. Excited kong sabi kay Nanay. Pagdating ng graduation ay ako ang nagbigay ng speech. Nakakalungkot din pala, Papa Dudot. Ang mga kaibigan ko sa high school ay nagsilbing mga kapatid ko na. At masasabi kong hindi man ako tulad ng iba na may panahon para gumimik at maggala, na-enjoy ko naman ang aking high school life. Dito ko naranasan ang magkahalong saya at hirap. Hindi ko tuloy alam what to expect sa aking college life. Bigla akong natakot, Papa Dudot. Parang tulad lang ng naramdaman ko noong unang dating ko sa Metro Manila. Sa enrollment pa lang ay iba na ang kolehiyo, Papa Dudot. Tinuruan ka ng maging independent at madiskarte. Nag-apply din akong student assistant bilang pagdagdag sa allowance ko. Alam ko kasing magiging madugo ang gastusin ko sa kolehiyo, Papa Dudot. At hindi nga ako nagkamali dahil hindi ko kaya ang bumili ng mga librong babasahin para sa aking kurso. Inuunti-unti ko na lamang ang photocopy ng mga ito. Gusto ko sanang kumuha pa ng part-time job kaso ang sabi ni Nanay Nelia ay masyado na itong mahirap para sa akin. Lalo pa sa napili kong kurso. Sadyang mabigat pa rin ang aking bulsa sa photocopy cost ng aking babasahin, Papa Dudot. Dahil dito ay mas kinaibigan ko pa ang mga tao sa photocopy machine. Madalas ko silang dalhan ng kakanin kapag may mga pinapa-photocopy ako. Nanatiling lihim ang gawaing ito, sila kasi ang mawawalan ng trabaho kapag kumalat ang balita at nalaman ng may-ari. Sa aking mga kaklase, Papa Dudot, ay meron akong sadyang napusuan. Si Athena. Mayaman si Athena. Sila ay may sariling negosyo rin tulad namin. Mabait siya at matalino pa. Madalas kami magkausap lalo na kung tungkol sa pag-aaral. Pinipilit kong pigilan ang aking nararamdaman para sa kanya, pero ang hirap pala, Papa Dudot. Habang tumatagal ay lalo ako nahuhulog para kay Athena, pero alam kong hindi pwede. Hindi dapat, hindi maaari. Ano bang problema mo, Miguel? Tanong minsan ni Nanay Nelia. Ayos lang po ako, Nay. Mahirap lang po talaga itong binabasa ko eh. Hirap akong intindihin pag sisinungalin ko. Mahirap talaga magbasa ng nakabaligtad ng binabasa, anak. Magaling ka pero sobrang galing mo na kapag nagawa mo yan. Eto, iayos mo. Ano nga ang problema? Pangungulit ni Nanay Nelia. Kasi po, Nay, may classmate po ako eh. Si Athena. Remember? Yun na ikwento ko sa'yo. Pagsasalaysay ko at tumangulamang si Nanay. Kasi po, gusto ko talaga siya, Nay. Kaso alam kong hindi pwede. Nag-aaral pa po kami. Tapos mayaman sila. Ako dating mayaman lang. Kaso gusto ko talaga siya, Nay. Matalino, maganda, mabait. Pagpapatuloy ko. Nako, binata na ang anak ko. Normal lang yan. Kaso hindi ko alam kung anong ipapayo ko sa'yo dahil tama ka. Nag-aaral pa kayo at mayaman sila. Pero kung alam mo naman kung paano binabalanse ang mga bagay, hindi ako tututol. Ipapaubaya ko sa iyo ang pagdedesisyon dahil alam kong kaya mo naman yan.
Matalino ka. Alam mo ang dapat mong gawin, anak. Sabi ni Nanay Nelia. Hindi ako nagmadali, Papa Dudot. Hinayaan kong magpatuloy lamang ang aming pagkakaibigan ni Athena hanggang sa isang araw. Miguel, matagal na tayong magkaibigan pero never mong nabanggit ang girlfriend mo. Sabi ni Athena. Ha? Eh, wala naman kasi akong girlfriend eh. Kaya wala talaga akong nababanggit, Athena. Sa akin pa nga lang, kulang na ang allowance ko. Mag-girlfriend pa ako. Sagot ko. Pero hindi ka naman bakla siguro, no? Patawang tanong ni Athena. Ano ba sa palagay mo? May malansa ba ang amoy kapag magkasama tayo? Pagpapatawa ko. Medyo, slight lang, pabirong sagot ni Athena. E ikaw, wala ka rin naman atang boyfriend eh, sabi ko. Wala nga, maaga pa naman kasi para dyan eh, pero kung liligawan mo ko, pwede na rin, sabi ni Athena. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Athena, Papa Dudot. Hindi ako nakasagot kaagad. Para bang natuklaw ako ng aha sa pagkakatulala. Stroke? Stroke na to, pabirong sabi ni Athena. Nagulat lang kasi ako eh. Hindi ko expected. Nauutal kong sagot. Nakakatawa ka talaga, Miguel. Kaya naman nagustuhan kita eh. Sambit ni Athena. Meaning tayo na? Tanong ko. Ay, ganun lang yun. Wala man lang ligawan na magaganap, sabi ni Athena. Ang ligawan, Athena, para magkakilanlan ang dalawang tao bago sila pumasok sa isang relasyon. Tayong dalawa, ultimo amoy ng utot ng bawat isa eh, alam na natin, sabi ko. Kadiri ka, pero may point ha. Sige na nga, tayo na. Mark your calendar. Ang makakalimot, papatungan ng Philippine Constitution Book sa magkabilang kamay habang nakabilad sa araw. Pabirong pagbabantaan ni Athena. Napakasaya ko noong araw na iyon, Papa Dudot. Hindi ko akalaing magiging kami ni Athena. Pakiramdam ko ay nasa alapaa pa ko. Pag-uwi ko ay binalita ko kaagad kay Nanay Nelia ang mga nangyari. Iba talaga ang kamandag mo sa chicks, anak. Iba ka. Ikaw na ang tinatanong, ha? Sabi ni Nanay. Nagulat nga rin po ako, Nanay eh. Gusto niya rin pala ako kahit na ganito lang ako. Ang galing. Ang gara lang, sabi ko. Anak, imposible naman kasing hindi ka magustuhan eh. Una, magandang lalaki ka. Pangalawa, napakabait mo. Pangatlo, matalino ka. Wala nga lang talagang pera, pero tatlo yon laban sa isa. Panalo pa rin yun. Proud na sabi ni Nanay. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog si Nanay Nelia, ay naalala ko bigla ang mga pangyayari sa aking buhay, Papa Dudo. Magulo pa rin sa akin ang nangyari kay Daddy at kay Mommy. Iniisip ko pa rin si Isabella, pero sabi ko nga sa aking pagdarasal ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Unang-una, nakakaraos kami ni Nanay Nelia at marami akong natututunan sa mga pinagdadaanan ko sa buhay. At kung hindi ko napagdaanan ang mga iyon ay hindi ko makikilala si Athena. Fair enough, Lord. Tama nga po yung sinasabi nila palagi. Everything happens for a reason. Maraming salamat po sa mga biyaya. Patuloy niyo pong bantayan sina Isabella at Mami. Huwag niyo rin pong pababayaan si Nanay Nelia. Salamat po sa bagong tao sa buhay ko, si Athena. Napakabuti niyo, Lord. Salamat po sa lahat. Ito ang mga nasambit ko sa mataimtim kong pagdarasal noon, Papa Dudot. Tulad ng ibang magkasintahan ay nagkakaroon kami ng pagtatalo ni Athena, pero madali naman namin itong naaayos. Sabi ko kasi sa aking sarili, I will treat her right. She deserves that, being a kind, smart, and honest woman. Isang araw ay naibahagi ko na rin ang istorya ng aking nakaraan. I was 4 back then noong una kong makitang sinaktan ni Daddy si Mommy. Akala ko okay lang yon kasi dahil mag-asawa sila. Akala ko hanggang doon lang yon, tapos nanganak nga si Mommy and then narinig ko naman na nag-aaway sila. Something about Daddy having other girls na okay lang naman daw kay Mommy, kaso eh parang ewan ko, if I heard it right, may nabuntis pa nga si Daddy. Yun yung hindi matanggap ni Mommy. Days after, wala na si Daddy. Narinig ko during the week na si Tio Nardo raw ang nakapatay, pero bakit si Mommy ang nakakulong, hindi ba? Mahaba akong pagsasalaysay.
Oo nga, bakit si Mami? Di naman kaya inakulang ni Mami yung kasalanan ni Tio Nardo mo? I don't know. Malabo yan, sabi ni Athena. Kaya nga gusto ko nang umuwi ng Dumaguete eh. Gusto ko sanang makita si Isabella. Gusto ko nang makita si Mami at gusto ko nang mabigyan ng linaw ang lahat ng mga tanong ko. Sabi ko, si Nanay Nelia, bakit hindi mo siya tanungin? Tanong ni Athena. Wala siyang sasabihin. Si Mami lang daw ang may karapatang magsabi sa akin ng buong istorya. And I respect her for that. Sabi ko, sa bagay, tama naman si Nanay Nelia. Baka yun din ang bilin ng Mami mo. Sagot ni Athena. Moving forward, pwede ka ba this weekend? Gusto kitang ipakilala kina Mama and Papa. Sabi ni Athena. Ano ka ba? Oo naman, sinabi ko kung ano ang status mo ngayon. Pero they still want to meet you. So ano, pwede ka? Tanong ulit ni Athena. Okay, sige, go ako. Kinakabahan lang ako pero go ako. Sagot ko kay Athena. Iniimbitahan daw po ako ng mga magulang niya. Hindi naman ako makatanggi eh. Sabi ko kay Nanay Nelia. Aba, maganda yan anak. At least eh, makikilala mo na mga magulang ni Athena, hindi ba? Sagot ng nanay. Opo, alam kong dapat masaya ako dahil they invited me over. Pero hindi ko malaman kung bakit parang ayaw ko talagang pumunta. Sagot ko. E di sana, yan ang sinagot mo kay Athena. Hindi mo naman pwedeng bawiin yan anak eh. Nag-yes ka na. Kaya mo yan. Kabalang yan. Sabi ng nanay. Pagdating ng Sabado ay tumungo na ako sa bahay nila Athena. Simple lang ang bahay nila. Mas magarbo pa rin ang dati naming tahanan. Pero maganda ang interior designing. Mas simple nga talaga ay mas maganda. Malaka rin ang bakuran nila Athena. Sa garden nila ako tinanggap. Doon kasi magaganap ang dinner. Unang humarap sa akin ang mama ni Athena. Good evening, iho. It is nice to finally meet you. Premyadong pagkakasabi ng mama ni Athena. Isa siyang imahe ng isang mayamang babae mula sa pagdindig, pananamit, pagsasalita at pagkilos. Ibang iba kay mami. Si mami ay isang simpleng may bahay lamang. Hindi mahilig sa kulerete sa mukha at mukhang komportable sa simpleng damit. Sumunod na lumabas ang daddy ni Athena. Kumpara kay daddy ay mas malusog ang papa ni Athena. Mahiling nga daw kasing uminom ito, kaya naman makikita ito sa kanyang tiyan. Magandang gabi. Miguel, tama? Sambit ng papa ni Athena. Opo sir, Miguel po, sagot ko. Maupo ka Miguel. Athena, ipaserve mo na ang pagkain. Marahil ay gutom na itong si Miguel. Utos ng papa ni Athena. Tulad ng ibang marunong sa tamang gawi sa pagkain ay hindi nag-uusap sa hapag ang pamilya ni na Athena. Kung may sasambitin man ay short conversations lang. Over dessert na kami nagsimulang mag-usap ng matagal. So Miguel, nasa na nga ba mga parents mo, if I may ask? Tanong ng nanay ni Athena. Mama, naikwento ko na po yun, hindi ba? Sabi ni Athena. Gusto kong marinig mula sa kanya, Athena. Sagot ng mama niya. Wala na po ang daddy ko. He died when I was 7 or 8. My mom... Well, nasa kulungan po siya, sabi ko. Nakita ko ang pagkagulat ng mukha ng mama ni Athena. I am not really sure what happened. Ayaw po nilang sabihin sa akin dahil mami ko lang daw ang may karapatang magkwento noon. Kaya po ako nagsumikap para mabalikan ng mami sa Dumaguete. Pagpapatuloy ko. Sino ang nagpapaaral sa'yo? Tanong ng papa ni Athena. May sobrang pera po ang aking mami. Yun ang ibinigay niya kay Nanay Nelia. Naglalabada rin po si Nanay Nelia habang ako po ay nagtitinda ng pandesal at dyaryo. Nagdadala rin po ako sa school ng nilutong mga kakanin ni Nanay Nelia. Sagot ko. Ah, madiskarteng bata. Nakasurvive ka sa ganon? Tanong ng papa ni Athena. Diskarte, sipag at pananampalataya po. Hindi ko po kakayanin siguro lahat kung hindi ako nagdarasal, sagot ko. Pero sa totoong buhay, iho, hindi mo makukuha ang magandang buhay sa pagtitinda ng dyaryo o pandesal o kakanin, hindi ba? Sagot ng mama ni Athena. Ma, sabi ni Athena. Opo, tama kayo ma'am. Kaya nga po pinagbubutihan ko ang pag-aaral ko para makatapos. Tugon ko.
Sa palagay mo ba ay kakayanin mong ibalik ang dati niyong marangyang buhay? Tanong ng mama ni Athena. Sorry ma'am, pero wala po akong balak na balikan ang dati kong marangyang pamumuhay. I am moving forward. Hindi ko po kailangan ng magarmong buhay, pero puno naman ang kalungkutan at pighati. Mas gusto ko po ang simple pero masaya. Magalang kong sagot. Oh yes, you may say that. Pero si Athena ay nasanay na sa gantong klase ng pamumuhay. And I don't think na magtatagal kayo kung hindi mo yon maibibigay sa kanya. Mabigat na pagkakasabi ng mama ni Athena. Tama na yan. Kung tapos ka ng kumain, pumunta ka na sa kwarto. Sabi ng papa ni Athena sa mama niya. Tumayo at umalis nang walang paalam ang mama ni Athena. Pagpasensyal mo na ang mama ni Athena. Gusto lang niya ng maayos na buhay para kay Athena dahil unikaiha namin yan. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon, Miguel. And I am hoping to see you again. If you wish, I may help you in terms of employment. May mga posisyon kami sa kumpanya na pwedeng part-time employees ang kunin. Just let me know. Sige, aakyat na ako. Ingat ka. Pagtatapos ng papa ni Athena. Pasensya ka na kay Mama Miguel ha, sabi ni Athena. Naiintindihan ko naman siya eh. Siyempre, bilang magulang, gusto lang niya na maging maayos ang buhay mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Ayos lang ako. Uuwi na ako ha. Good night. Pagpapaalam ko kay Athena. Kinumusta ng nanay ang naging pagdalaw ko kay Athena. Mabait naman sila nay. Nabusog nga po ako eh. Nag-offer pa ang papa ni Athena ng trabaho. Kung sakali daw na gusto kong kumita, eh di mabuti. Sige na, magpahinga ka na. Matutulog na rin ako. Good night anak, sambit ni Nanay Nelia. Alam kong nararamdaman ni Nanay Nelia na half-truth ang sinabi ko. Sa tagal naming magkasama ay ramdam niya kapag malungkot ako o may bumabagabag sa akin. Alam din niya kung kailan ako nagsisinungalin, pero marahil ay hinayaan lang muna niya ako. Ayaw ko nang balikan pa ang mga sinabi ng mama ni Athena. Pilitin ko man na hindi pansinin ay nasasaktan talaga ako. Na insulto ako, Papa Dudot. Pero ganun nga talaga marahil. Reality really bites. Nang gabing iyon, Papa Dudot, ay napaisip ako. May point ang mama ni Athena. Paano kung sa kalagitnaan ng aming pagsasama ay bigla na lang niya akong iwanan dahil hindi ko maibigay ang materyal na bagay na gusto niya? Natakot ako, Papa Dudot. Si Athena ang unang babaeng minahal ko ng lubusan. Sa kanya lang umikot ang mundo ko. Siya na rin ang nai-imagine kong makakasama ko habang buhay. Hindi ko yata kakayaning mawala siya. Hindi ito tulad ng pagkawala ni Mami sa buhay ko. This is different. Sabi ko sa aking sarili, Papa Dudot. Gagawin ko ang lahat. Hindi lang mawala sa akin si Athena. Lalo akong nagsumika, Papa Dudot. Ginamit kong challenge ang mga sinabing iyon ng mama ni Athena. Hindi man magarbo ang maibibigay ko sa kanyang buhay, I will give her at least the decent life she deserves. You know me, Miguel, hindi ako materialistic na tao. Gusto ko lang ng masaya at maayos na buhay. Yung nakakakain tayo ng sapat, 3 beses sa isang araw. Mabait naman si mama. At sana intindihin mo lang siya, sabi minsan ni Athena. Hayaan mo na yon. Ang importante, nagkakaintindihan tayo, sabi ko. Dumating na ang huling araw ng aming college days ni Athena. Nagkasundo kami na magsa-celebrate na magkasama once na malaman namin na pareho kami ang graduate. And we did. Nagstay kami sa isang mamahaling hotel, just the two of us. Tawanan at may kaunting iyakan dahil nakainom na. May mga drama na sa buhay, Papa Dudot. I am so lucky that we crossed paths, Miguel. Akala ko matatagalan ako sa paghanap ng tamang lalaki para sa akin. I was so envy kay Mama dahil napakabait ni Papa. But then you came. I hate to say this pero may mas hihigit pa pala kay Papa. Maswerte pala ako kesa kay Mama, ang sabi ni Athena. Asus, madrama ito oh. I am equally lucky as you. Sabi ko nga sa sarili ko, if there is one good outcome of all the hardships I had, ikaw yon, Athena. Kung hindi dahil sa paghihirap ko, hindi kita makikilala.
pagdadrama ko rin. It was a night well spent, Papa Dudot. Iyon din ang gabi, Papa Dudot, na pinagkaloob sa akin ni Athena ang kanyang pagkababae. Bago pa man ang graduation day ko, Papa Dudot, ay napapansin ko na ang panghihina ni Nanay Nelia. Hindi na rin siya nawawala ng ubo. Ang sabi niya ay nagpatingin na raw siya sa center at pagod lang daw yon. Tumigil po muna kayo sa pagtanggap ng labada at plantsahin. Sabi ko naman po kasi sa inyo, kaya ko namang kumita. Magpahinga na po kayo. Sabi ko kay Nanay Nelia. Oo anak, magpapahinga ako dahil hindi pwedeng wala ako sa graduation day mo. Sagot ni Nanay. Tama yan Nay, talagang hindi pwede dahil ikaw ang magsasabit ng medalya ko, hindi ba? Kaya magpahinga ka at huwag kang magpapagod. Graduation day came, Papa Dudot. Sobrang saya ni Nanay Nelia para sa akin. Anak, sa wakas, graduate ka na. Kung andito lang ang mami mo, ay siguradong matutuwa yun. Malapit na natin siyang makita, Nanay. Babalikan natin siya. Pati si Isabella. Hindi na niya tayo makikilala malamang, pero hindi bale. Ang importante, makita natin sila. Mauna ka na Miguel ha? Susunod na lang ako. Masyado pang maaga. Para magpahinga muna ako, okay lang? Tanong ni Nanay. Opo Nay, pasasamahan ko na lang muna kayo kay Mang Tekyo. Ingat kayo Nay ha? Don't be late. See you Nay. I love you. At nagmamadali na akong umalis dahil baka mahuli ako sa final rehearsal. Ang buong auditorium ay puno ng masayang mukha, Papa Dudot. After long years ng sunog kilay, ika nga, ay makakapagtapos na rin kami. Ang karamihan ay gusto nang makatulong sa pamilya. Ang iba naman tulad ni Athena ay gusto lang talagang maranasan na ang real world. Dumaan ang mga oras at nagsimula na ang graduation rites. Nagsimula na pero wala pa rin Nanay Nelia akong naaaninag. Baka naman late lang sa isip ko. Mapapalo ko itong si Nanay, pasaway. Sabi ng bawal ang late eh. Bulong ko sa sarili. Hindi ako mapakali sa aking pwesto, Papa Dudot. Nang tawagin na ako ay wala pa rin si Nanay Nelia. Walang umakyat sa entablado para magkabit ng aking medalya at samahan akong tanggapin ang inaasam kong diploma. Pagkatapos ng graduation rites ay hinanap ko kaagad si Athena. Nasaan si Nanay Nelia? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ko alam eh. Mauna na ako ha. Tinatawagan ko si Mang Tekyo pero hindi nasagot eh. Malamang nakatulog lang yon si Nanay tapos sobrang late ng nagising. Kaya hindi na lang tumuloy, sabi ko. Sige, balitaan mo ko ha. Mag-ingat ka, ang sabi ni Athena. Patuloy ako sa pagtawag kay Mang Tekyo, Papa Dudot, hanggang sa bago ako makarating sa bahay ay tumunog ang aking cellphone habang nasa jeep. Hello? Pasigaw kong sagot dahil maingay sa jeep. Hello? Miguel, si Mang Tekyo ito. Andito kami ni Nelia sa public hospital. Madali ka, fake phone lang ito. Magmadali ka. Hanggang sa naputol na ang linya ni Mang Tekyo. Bumaba na ako ng mabilis sa jeep at naglakad pa ng kaunti para makasakay papunta sa public hospital. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Dudot. Litong-lito ako. Nakatoga pa pala ako pagdating sa ospital at dumiretso na sa emergency room dahil doon ay maaaring dalhin ang Nanay Nelia. Nakita ko si Mang Tekyo pagpasok ko ng emergency room. Ano pong nangyari kay Nanay? Tanong ko. Bigla na lang siyang bumagsak Miguel eh. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Tanong ni Mang Tekyo. Sinabi po ang alin? Tanong ko. Namay. Pero bago pa maituloy ni Mang Tekyo ang kanyang sasabihin ay narinig ko nang nagsalita si Nanay. Miguel? Miguel anak, sabi niya. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Hindi mo ako siniput eh, sabi ko. Pasensya ka na anak ha. Dito na ako diniretso ni Tekyo eh. Ang gwapo naman ng anak ko, pagpapatuloy ni Nanay. Sino po ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng isang doktor. Ako po, sagot ko. Sir, wala na po kami magagawa sa kalagayan ni Nanay. Malala na po siya. Marami ng komplikasyon. Tuloy-tuloy na sabi ng doktor.
Wait, sandali lang. Hindi kita maintindihan. Malala ang nanay ko. Ang sabi niya, sa pagod lang daw yun kaya siya nanghihina. Hindi ko maintindihan bakit ganong kabilis, tanong ko. Matagal na po siyang nagpapatingin dito, sir. Sinabihan ko na po siya, ayaw naman niyang magpa-opera dahil wala daw kayong pangbayad. Hindi ko po pwedeng pilitin ang isang pasyente. Hirap na po siyang huminga. Sinabihan ko na po siya pero hindi siya nakinig. I am really sorry, sir. Wala na akong magagawa pa, ang sabi ng doktor. Nilapitan ko ang nanay Nelia na magulong-magulo ang isip. Anak, hindi na ba ako magtatagal? May naitabi pa akong pera. Gamitin mo yon para makabalikan ang Dumaguete. Balikan mo ang mami mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal. At yun na ang huling salitang nasabi ni Nanay Nelia sa akin. Naguluhan ako, Papa Dudot. Masyadong mabilis sa mga pangyayari at hindi ko ito napaghandaan. Pero tulad ng bilin ni nanay, bumalik ako sa Dumaguete. Dinalaw ko ang mami pero ang sabi ay kalalabas lamang daw ng kulungan. Tumungo ako sa ibang kamag-anak ni mami at doon ko siya nakita. Sobrang saya niya, Papa Dudot. Ganon din naman ako. Anak, ang tangi niyang nasambit sa bayakap ng napakahigpit sa akin. Nasaan si Nelia? Tanong ni mami. Wala na po si nanay, mami. Nagkaroon siya ng malubhang sakit. Hindi niya sinabi sa akin. Sa araw ng graduation ko ay doon niya ako iniwan. Wala nang nasambit pa si mami. Naiyak lamang ito. Siya ba si Kuya Miguel? Sambit ng isang dalaga na kamukhang kamukha ni daddy. Oo anak, siya si Kuya Miguel mo. Si Isabella Miguel. Napaiyak ako nang makita ko ang aking nakababatang kapatid. Dalaga ka na. Mabuti namang kilala mo ako. Ang tagal ko na kayong gustong makita. Sabi ko, mami siguro naman eh. Oras na para maliwanagan ako sa mga nangyari noon. Hindi na ako bata, ang sabi ko. Anak, madalas akong binubugbog ng daddy mo. At ikaw mismo, nasaksihan mo yon. Madalas din siyang late na umuuwi dahil may mga babae siya. Okay na ako doon, basta sa atin siya umuuwi. Pero isang gabi, umamin siyang may nabuntis siyang babae. Kasabay pa noon ang pagkalugi ng ating negosyo dahil sa pagsusugal niya. Nagpatong-patong lahat anak. Wala akong ibang mapagsabihan kung hindi ang Tiyo Nardo mo at Tiya Merva. At hindi ko akalain na tututuhanin ni Tiyo Nardo mo ang pananakot sa iyong daddy. Patakutin lang daw niya gamit ang balisong pero bumunot ng baril ang daddy mo. Wala siyang nagawa kundi depensahan ang kanyang sarili. Pagpapatuloy ni mami. Kaya nang umabot kami sa korte ay inako ko ang kasalanan. Kung hindi dahil sa aking pagsusumbong ay hindi naman magagawa yon ng Kuya Nardo. Kaya naman sa kanya ko nalang inihabilin si Isabella. Ikaw naman, alam kong malayo ang mararating mo. Kaya nang sinabi ni Nelia na may kamag-anak siya sa Maynila, ay ikaw ang pinadala ko. Pinabaunan ko lamang siya ng natitira kong pera. Sobrang nangulila kami sa iyo ni Isabella pero wala akong magawa. Gusto kang kunin ang partido ng daddy mo pero hindi ako pumayag dahil baka hindi ka nila ipakita sa akin. Patawarin mo ako anak kung naghirap ka dahil sa pagiging makasarili ko. I am really sorry, ang sabi ni mami habang patuloy siya sa pag-iyak. Mami, hindi kita sinisisi o kung sino man. God has his own way of doing things. He made me feel this bilang kuya. Dapat akong maging matatag para sa ating pamilya. Dapat matuto akong dumiskarte sa buhay. Hindi ako dapat na umasa kung kanino man. Hindi man ito matatawag na blessings pero naging daan ito mami para mapabuti ang buhay ko. Para magkaroon ako ng realizations at para magkaroon ako ng direksyon sa buhay. I am very proud of you anak. Magtutulungan tayo ni Isabella. Ikaw at ako. Bubuin natin ang ating pamilya. Bubuhayin natin ang ating negosyo at ibabalik natin ang maganda nating buhay tulad lang ng dati.
Sabi ni Mami, "No, Mami, hindi tayo babalik sa dati. We will move forward. Kakalimutan na po natin ang mapait na nakaraan. Mabubuhay tayo sa ngayon at paatin ang bukas. Tulong-tulong tayong tatlo ni Isabella at ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, si Athena." Masayang-masaya si Mami sa kanyang mga narinig, Papa Dudot. "I grew up to be more than what she expected. Binalikan ko si Athena sa Maynila. After a week and after years of being together, we decided to get married and settle here in Quezon City. We often visit Mommy and Isabella sa Dumaguete. During holidays naman, sila ang pumupunta rito. Payak at masaya ang aming pamumuhay tulad ng gusto namin ni Athena. We already have 2 offsprings, Miguel Jr. and Minerva. Kinuha lang ni Athena ang Roman counterpart ng pangalan niya dahil hindi naman daw pwedeng Athena Jr. Hindi namin pinabayaan ang punto ni Nanay Nelia. Sina Mami at Isabella naman ay nag-aalaga sa punto ni Daddy. Ang mama ni Athena, well, she loves me now. She was able to see the deeper side of me and she respected me for that. May mga obstacles pa rin, Papa Dudot. Pero after Nanay's death, everything's fell into place. I know na lagi pa rin niya akong binabantayan. Sa dami ng pinagdaanan ko sa murang edad ay medyo madali na ang ibang trials. Madali na rin ang trabaho. I am trying to be the best father to my kids and to be the best husband to my wife. They deserve nothing less and of course, I never forget to pray. Lagi kami nagsisimba tuwing Linggo kasama ang buong pamilya. At lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga naranasan ko sa buhay. Dahil kung hindi doon ay hindi ako magiging matibay na tao sa ngayon. Maraming salamat, Papa Dudot, at more power sa Barangay Love Stories. Sana'y patuloy kayong makapagbigay aliw at aral sa inyong mga kabarangay. Ang inyong kabarangay, Miguel. Maraming salamat sa makulay mong istorya, Miguel. Hindi madali ang iyong mga napagdaanan. Tama ka, marahil sa mga oras na ito ay merong isang tulad mo na dumaraan sa rough road ng kanilang journey. Mga kabarangay, hindi perpekto ang buhay. Walang perpekto. As they always say, nakasalalay sa atin kung saan tayo patungo. Miguel has the option to be miserable, but he choose otherwise. Mas pinili niyang gamitin ang mga pagsubok bilang inspirasyon para magkaroon siya ng maayos na direksyon sa kanyang buhay. Hindi niya gustong manatili sa nakaraan. He is always living today at pinaghahandaan ang kanyang bukas. Edukasyon ang naging susi niya sa kanyang pagtatagumpay. Hindi rin naging hadlang sa kanyang pagiging mahirap. Bagkos ay ginamit niya itong lakas, nagtrabaho, nagpursige at nagpunyagi siya, mga kabarangay. Sana ay may nakuha kayong aral sa kwento natin ngayong Linggo. Samahan po ninyo muli ang inyong Papa Dudot sa panibagong storya, alas 12 ng tanghali ng Linggo, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po ang inyong Papa Dudot. Sa nangungunang Barangay Love Stories.